yung parang ano yung lasik niya, yung gagano, yung si, hindi, ano, asura yun. Kaya ano yun eh, pagka lalong kumukonting buhay mo, parang may movement speed pa kasama yun, tapos patay ka pa kaagad. Yeah, I really like you pointed out yung mga skills dito ni Martis, and for sure, there are a lot of people na medyo hindi nang ganon ka-familiar, specifically kung ngayon ka pa lang nanonood ng MPL or even playing Mobile Legends Bang Bang. Pero itong hero na to, na-buff to on the previous patch din naman natin, yeah. No? Na ang bilis na ng kanyang minion wave clear. So this could potentially help Aura PH on their invades against Word Oster Force. Yep, and also controlling the lane equilibrium. And tingin ko every time sinubukan itong Martis sa tutol eh, kumbaga sa side lanes, ang bilis talaga mag-clear out. Kapag hindi mo pre-knock yung second ano, yung second trigger ng kanyang Mortal Coil, ang bilis ng cooldown niya. So tingin ko that's one of the reasons why kung bakit ano eh okay siya sa side lane. Ang gandang technique no, na pointed out, kasi most of the time ginagamit lahat eh. No? So there's a point na kukontrolin mo lang. Pag di mo yun, ano, magkukul, ang bilis ng kanyang cooldown, no? Mm-hmm. So, yeah, this is very interesting for the side ngayon dito ng Aura PH. Who will take it? Medyo nagkakaroon tayo dito ng magandang poke. So far, Killowash mas nakakalamang siya dito against the Uranus. Let me know, what do you think about this matchup, TDZ? Well, sa top lane matchup dito, lumalamang dito si Baksha because of the Baksha mark. Pero si Unravel dito sa bottom lane, pinili niya na makipag na ibigay na lang kay JP yung kill compared na ibigay yung kill kay Lord Hades. Yes, but still, that's two kills para sa Aura PH. And yeah, this might actually bolster the early stages of the game. Given na tinatanong ko sa'yo kanina dito, Trimmer TZ is having a hard time going against the backshot dito ni Killowash. Yeah, early game pa lang din kasi meron siyang Shield Spirit at meron din siyang Concussive Blast. At ang alam naman natin, si Uranus gusto niya laging sumalugtog para makakuha siya ng Ionic Edge plus the Radiant Stacks. Pero kapag nakagaroon agad ng level 4 dito si Uranus, kaya niya makipagbakbakan ka agad. So, Transcendent Ward, tingin ko, yun yung ginagawang rotation dito ng Aura PH. Eh. Control the top lane, stop Trimmer TZ from snowballing. Nakita natin yung performance niya before with the Uranus. Isa siya sa mga talagang hindi agad makontrol ng kalaban nila noon. And again, with the positioning from Work of yes, the Force. Yes, speaking of positioning dito, naiba to na kaagad doon si JP. Pero si Unravel ang unang mawawala. Habol ngayon dito mga members dito ng Aura PH. Pumapalag naman yung Work. Going with the Sword Door sa may backlane dito si Cho. Pero the puncture, mukhang hindi siya makapag-dash in or dash out rather dito sa mga members ngayon ng Aura PH. Habol pa rin sila dito. They are chasing in. Medyo makunat naman dito si Trimmer TZ. But Benny Cutie with this Mortis will be taking Uranus together. Together with the turtle ni Hades. So far dito TDZ, lahat na pupunta para sa side ng Aura PH. Isa sa magandang finisher dito si Martis, again with the Mortal Coil, juggle ka agad. At may hirapan dito si Chu na mag-position kasi once na nahuli siya ng Mortal Coil, it is a great opening for Aura PH to burst him down. At ang daming burst dito ng Aura. Merong Kagura with the Magic Burst and also Lord Hades with the Physical Burst kapag nakakuha siya ng kanyang Rhapsody. Kung babalikan natin yung turtle fight na yun, no? The initiation actually came from Work, di ba? Pinatok agad doon si JP, but on the process dun sa team fight, it was still Aura PH won the engagement, and together na nakita pa natin yung kill doon na manggagaling dito sa Martis na to. So far dito TDZ going this is a 1000 lead. This is kayang-kayang bawiin to, but before that Greed will be taken down. May sipa dito si JP, may bawi naman dito ang side ng Aura PH. Pero what do you think? Paano bang ano dito? With Work ba? Mag-hold lang ba dito sila sa early game since yung Aura PH yung nagsiset ng tempo sa laro na to? Tama yung call mo na yun, Rob. Hold the early game kasi napansin ng Work on ng Aura PH na kailangan nila ng oras para mag-enable rather yung draft ng Work Oster Force. Napansin natin kanina dun sa team fight sa Turtle Area, si Lunox at si Farsa hindi gumalaw kasi alam nila na okay, sige, wala sa damage output. Totoo. Pero kung papansinin mo, no, DDZ, yung pwesto ng brush na yan sa gitna, parang kung papansinin mo, dyan nakapwesto lagi si Unravel. Uh-oh. Unravel brush yan, mga kaibigan yan. Doon sa may top lane, ganun din yung ginawa nila. Tapos nandun, kumbaga, si JP ngayon, lagi iniisip niya, may robot sa loob. May robot sa loob. Lagi may tao doon. Kasi sabi nga ng mga analyst natin na kapag kung sino yung una maka-occupy ng small brush na yan, especially kapag dun mag-respond yung turtle, lamang ka na agad by 20% when it comes to that fight. Bakit? Kasi nandun yung surprise factor. Nandun ka agad yung, hindi mo malaman kung ilang tao yung nandun sa fight. Totoo. Kakaiba yung brush na yon. Kasha kahit sino. Pero dito, sa may top lane, Killowash dito, still holding on dito sa kanyang revitalize. Pero walang malakas sa apat, pero may kapalit yon. Dahil Lord Hades has already been taken the turtle. Kahit papaano, may bawi naman doon ang Aura PH regardless na napatay si Killowash. Now,
TDC going on dito. Pantay pa rin dito ang ating mga, I think yung tore lang natin yung magiging sagot dito, no? Sino kaya sa tingin mo ang mas maunang makakakuha ng mga tore? And looks like Aura PH, sila yung may, baga, alakaya nila eh. Parang confident sila namang invade at hindi gustong pasukin ni Unravel yung brush na yun, baka hindi rin niya alam kung anong laman nun. Sa akin, Rob, to answer your question, ang umauuna dito sa pagkuha ng 30s yung Aura PH. The reason why, again, merong Asura's Wrath dito si Marty, si Benny Cutie. Kapag nakakuha siya ng Asura's Wrath, kapag apat na yung Asura's Wrath niya, ang bilis ng attack speed niya. At nakita natin every single time, meron din silang range capability with Lord Hades, but what I'm trying to say is the attack speed from Martis, less than 5 minutes, para ka na agad naka-DHS eh. Oh, sobrang bilis, para ka naka-Windtalker. Kaya mong i-disable lahat. At with that, wala na kaagad yung bottom lane ng Work Oster Force. Saka nagpe-pay off din sa kanila tong Martis ni Benny Cutie. Kung titignan mo yung KDA niya dito, 3-0-0. Meaning to say, is really getting the kills and even the farm para dito sa hero na to. Pero ito, mga kaibigan, this is slight, kumbaga, disiplina pa rin naman on both of the teams. Though, nakuha yung top lane dito, na, or rather, ng tore dito ng Aura PH. Rimmer DC, medyo delikado siya dito. Two members ang humahabol sa kanya dito. May flank sa likod, Greed, using that ultimate dito sa kanyang CV Umbrella. Pero Rimmer DC still too tanky. Ngayon, may Jitcon doon sa JP, pero hindi niya na sinubukang sipain pa rito. Sino unang mawawala? That's gonna be Unravel. Ngayon, confident na dito pumasok sa ilalim ng tore ang mga tropa natin from Aura PH. Pero Rimmer DC, gaano ba kakunat itong hero na to? JP pa ang nawala. Oh no, TDZ, it's all about Aura PH going in, pero mukhang Work Oster Force pa ang magwawagi. Naipit doon si Cho sa loob ng tier 1 turret. It was a nice attempt, but you also need to respect the tankiness of Rimmer DC here. And nakita natin yung item niya kanina, meron siyang Purify, meron siyang Transcendent Ward. So lahat ng, almost lahat ng CC niyo is mananalify ka agad. Grabe, so you need to burst him out. Kailangan talaga makakuha ka ng magandang opportunity. At yun yung strength ng Work dito. Yun talaga, mukhang makikita na natin dito yung strength na sinasabi mo dahil makukuha ni Chu dito yung turtle na to. May bato pa doon sa may bandang likod. Unravel will be taken down and a kick, or rather yung Martis na doon, halos na wala na ko nang sasabihin dahil sobrang lakas nung damage na yon. 3-man down for the side of Work Oster Force. Walang kapalit yon. Tuloy-tuloy ngayon dito ang aggression ng Aura PH, but still may nakuha naman sila doon. Good attempt for JP getting the Way of the Dragon doon sa Lunox, pero hindi enough yung damage. Kumain siya ng Torre and even naka-Dark as well doon si RTZ. So far, what actually happened doon, TDZ? Even trade yun, Rob, kasi nakita natin, no? With that Way of the Dragon sa loob, kahit hindi niya napatay dito si RTZ, nagkaroon ng opening dito ang Aura PH para ma-take down yung middle lane turret ng Work Oster Force. Going back to what I mentioned earlier in Series 1, na sobrang importante ng middle lane turret because nare-reduce or dinedeny mo yung damage reduction na capability na kayang ibigay ng turret para sa mga allied heroes niya. And napapansin natin, gustong sumugod lagi ng Aura PH sa middle lane at pa-control kagad yung jungle area sila ng Work. Talaga yung nagseset ng tempo dito, TDC. At kung papansinin mo sa mapa, lagi nilang gustong kunin yung torre doon sa taas. Kaso na-hold yun palagi ni Rimmer TZ. Kung titignan mo rito, dalawang members ng Aura PH, hindi na siya, kumbaga, nagka-cut lane na siya dito and really forcing a reaction dito para sa mga members ng Aura PH. This game might actually drag in a very long game. TDZ, ngayon, magkakaroon na tayo ng Lord. Hindi mabasag-basag ng Aura PH tong top lane. Paano ang gagawin nila dito? Will Work Oster Force just stay still? Or kailangan sila naman ang sumapak dito sa Aura PH? Kailangan mag-stay still lang sila kasi ang current composition dito ng Work Oster Force, they are, yung strength nila is more of a positioning. So kapag nakakuha agad sila ng position sa may mga brush area at sumugod dun yung Aura PH, and dun yung surprise factor. Again, we're talking about Farsa and also Lunox plus the plus the Lancelot combo. Pero si JP dito mukhang naiwan sa gitna. Siya nga yung naiwan sa gitna, pero that is just providing vision and information dito para sa side ng Aura PH kasi binasag na ngayon nila yung dalawang torre na kanina pa nilang gustong kunin. And this is good news, TDZ, para sa side ng Aura kasi nakaposition sila ng maganda dito sa Lord Pit. Yep, at Lord Area, indeed, 1/4 na ang bawas dito ng Aura PH, pero Unravel mukhang nag-aabang din magandang position. Medyo nagamit na ganyang Feathered Airstrike, so
again, Aura Page with the timers. Yun na, na, yun na, sinimula na ni JP yung SIPA. Doon na reset naman yung Lord, pero looks like work Oster Force. Sila ang mawawalan, Unravel ang mawawala. Benny Cutie will get shot down by RTZ. Naabangan siya doon sa likod. An even exchange yun, TDZ. What do you think? Tingin ko dito lumumang ang work Oster Force. Kasi kahit nung wala si Unravel, okay lang. Naka-pull yourself together. Mm-hmm. So yung respawn timer niya is sobrang bilis lang. But stopping the streak from Benny Cutie is the big thing. Ang laki agad ng gold na naibigay, na naibigay din ng Benny Cutie sa side ng work. Totoo. What I ask you is kung ano yun eh, kung even yun. And for work Oster Force, definitely even. Unang nakuha doon si Unravel, pero naiwan sa likod. I get the point kung bakit nasa likod si Benny Cutie, kasi you would want to flank, you would want to take si Kusei, itong Farsan na to, which is very squishy, especially pag ang Martis ang kukuha sa kanya. Pero inabangan eh. Inabangan RTZ talaga. Was actually there, and alam nila napapasukin sila doon sa likod. Pati yun talaga ang punto eh. Nakita mo natin dito, lahat ng ganitong klaseng draft, hintayan gaming, tol. Kailangan mo makakuha ng maganda position. Patience is a virtue. Especially on this current draft, Kosei with the Farsa, RTZ. Sinabi ko nga kanina, ang lalabas lang ditong hero sa side ng work is si Unravel, pati si Trimar TZ. Trimar TZ, nakita siya kanina from, well, habang naghihintay pa lang yung aura and also work sa may Lord area, kinat niya kagad yung bottom lane. Kaya napansin natin yung damage ng turret sa bottom lane is almost kahit isang one hit na lang. Isang one hit nga galing sa ating pinaka-legendary caster das, Imagine Valdas. Pero ito ah, medyo 4v4 matchup lagi ang nangyayari dito, kasi hindi mo rin pwedeng iwan si Trimar TZ on the Uranus and probably dito sa may bottom lane na mag-cut ng mga lane. So, like what you've said, abangan dito, patience is a virtue. Even RTC has a perfect place doon, possession indeed, doon sa may top lane. Kumbaga, it was steadily going and toward. Sa ganitong sitwasyon, EDC, what do you think? Yung parang tug of war, pero mamaya mo nasagutin niya. Dahil sa likod may jeep kundong tatlo para kay JP. Wow. Shutdown ngayon dito si RTZ. Pero sino ngayon ang sunod na mawawala? JP, boy, still pa alive. Pero ngayon ang mga members dito ng RPH, hindi na tayo maghahabol mga tol, dahil pwede na nating kunin ng Lord. Ito na, sinisimulan na ngayon nila dito, TDC, napatipi out dito ang mga members ng Warwick Oster Force. Aabot pa sila dito? Chu is in still on the vicinity. Mukhang hindi na yata nila aabutan to para makontest. And this is it, RPH getting the first Lord. May palag pa dito. Even Trimar TC is forced na sumama na ngayon sa team fight. Ang ganda ng pagkaka-zone out dito ni Greed. Napansin niya na okay si Chu nasa middle lane, ginamit niya yung kanyang Thorn Rose. But yung giving the threat na okay, sige, kung gusto mong dumaan dito sa area na to, sa may brush, left brush area, kailangan mong i-absorb yung damage ng aking yin-yang overturn. So si Chu ngayon, pwede siya na pumunta sa baba, but it's way too late. Nakita niya yung banner na Lord has been taken at hindi na siya magko-contest kagad. So it's all about positioning. Nakita mo natin yun dito yung advantage ng Aura PH na force back nila, na i-push back nila rather, yung work Oster Force. At with that snap, with that opportunity, hindi sila nagpatumpik-tumpik pa. Kumuha agad sila ng Lord. Kumuha sila. Speaking of hindi magpatumpik-tumpik, binato agad ni Unravel doon si JP. Muntik-muntik na naman siya doong mamatay. Low HP ang ibang members dito ng Aura PH. Bukang mag-TP out na muna sila as the Lord is still approaching on the top lane. Pero maganda ngayon ang positioning dito ng mga members ng Aura PH. Pero malayo pa yung iba. So TDZ, looking at the map right now, it's look like na hindi nila sasabayan yung Lord, and they potentially would want to remove the inner turrets dito sa gitna or even doon sa may bottom lane. Pero eto na, Warwick Oster Force, may bato na naman sila dito with Unravel. JP, this time around, hindi siya mabubuhay. Kasama pa si Greed. Two members down. Ngayon ang nawala dito sa Aura. Pero sabi ni Benny Cutie, this is my time. This is my time to shine. Pero triple kill ang pinalit doon ni Chu. Medyo bumaliktad pa ngayon ang Bay 4 dito ng Aura PH. Nasa kanila yung Lord, pero sila ngayon ang unti-unting nauubos dito for Warwick Oster Force. Now, apat ang pinatay ni Chu. Gusto pang sundan tong isang to. Kilowash, can he be able to survive? Dilapag niya na rito ang revitalize. Pero yung gulong, sobra-sobrang kunat at hindi pa rin kinaya dito ng Warwick Oster Force. Ang ganda ng decision making dito ni Chu. Alam niya na okay, si Kilowash na lang yung iniiwan doon at ang hirap niyang patayin. Kasi dalawa na rin ng members ng Warwick Oster Force yung nandun. So he decided to go for the middle lane afterwards.
That is a very disciplined. Na, sa, kahit sabihin na nating napatay nila yung Baxa doon, that would take a lot of time compared to the trade na pwede nilang makuha, na makuha yung mga Torre dito ng Aura PH. Now, Work Oster Force going confident dito to invade the orange buff ngayon dito ni Lord Hades. But right now, TDZ, balik tayo ngayon dito on an even scale. Look at the gold. Dikit na dikit. Lamang pa nga yung work dito eh. May 1K net worth, yes, mga kaibigan. And also kahit lugi sila sa kills, nakikita natin dito yung opportunity, yung kung paano kasi methodical yung approach dito ng Work Oster Force. Okay lang, kalmado lang tayo. Mm-hmm. It's just the outer turrets. Hanggat hindi natin take down yung mga inner turrets natin, meron tayong pag-asa na maging aggressive. And with this, look at the position of Work Oster Force, mga kaibigan. Top left corner, ino-occupy na ng Work Oster Force yung jungle area at hinihintay nilang makakuha ng isa. Yun na yata yung isa. Yun si Kilowash with a combination of Ejector together with the Feathered Airstrike ni RTZ. That's gonna be a 4v5 ngayon on the bottom lane. So RPH decided na wag na nating depensahan yan. Doon tayo sa loob dahil wala ang ating tanky hero na si Kilowash. Ngayon dito, looks like bumaliktad ang istorya dito, mga kaibigan. Work Oster Force on the verge of winning on this series against Aura PH. Kanina sila yung mas nakakalamang. In fact, nakuha pa nila yung Lord. Pero TDZ, what could have happened? Nag-overstay ba or nag-overcommit ba ang Aura PH nung nakuha nila yung Lord? That's the reason bumaliktad tong larong to. Nag-overcommit dito si Benny Cutie gamit yung kanyang Martis. Sumulubsob siya sa loob ng between the tier 2 and the tier 3 turret. Mm-hmm. Tingin ko, I gets ko yung ano eh, yung gusto niyong gawin dito eh. Makakuha siya ng decimation strike, makukuha ang suprok agad yung killing spree. But well, that is happening though. That is happening habang pinapaliwanag mo yung TDZ. Tinitignan ko kung gaano baka kulat si 3MAR TZ. Greed will be taken down. Medyo napahaba yata ang habol doon ng mga members ng Aura PH. Nandito na naman si Chu. Nag-uubos na naman dito sa mga members ng Aura. Tatlo ang nawala. Mukhang hindi na yata mauulit, TDZ, ang nangyari nung nakaraan. Pero magiging disiplinado dito ang Work Oster Force. Kunin na muna natin tong Lord. Ito, pero si Benny Cutie, medyo nag-abang siya doon. Pero alam yun ang Work Oster Force. And he will be taken down. Sabi dito ng Work Oster Force, wag nang mag-Lord. Isa lang ang magbabantay. That's gonna be the backshot. Hindi niya kaya na bantayan dahil diretso na tayo sa base. Will it be the final team fight ngayon dito? Kilowash dito, gumulong-gulong pero walang tumutulong. Pinato siya ni Andraven. Nilabas siya sa base. Tungka sa labas. Ngayon, Work Oster Force with the antics dito, with the TP-TP. Sino may sabi bawal mag-TP? Kukuha din namin ngayon ang base ng Aura PH. Ladies and gentlemen, Work Oster Force successfully.